Inaaraw po, ako pulis si RP ng Gym Depot. So, andito po tayo para gumawa ng panibagong video ng mas comprehensive na explanation para sa compact crossover natin, kagaya na ginawa natin sa 4x4. So, ito po yung design namin ng compact crossover. Ito, hindi ko sariling design to, pero in-improve ko lang po ito. So, ang compact crossover po namin, ang entry level niya is ito, yung plate loading na may Smith machine. So, yung compact crossover natin ang plate loading na may Smith machine is 50,000 pesos plate loading yon. Pero, kung ayaw mo naman na may Smith machine, pwede namang wala to. So, kung wala Smith machine, 45,000 pesos. So, ano-ano naman meron doon? So, dito sa compact crossover natin, so makikita mo, adjustable yung ano, yung crossover natin. So, very smooth. Makakapamili ka ng level ng gusto mo para mag-exercise. So, ito yung pinakaiba nito sa 4x4. Yung 4x4 kasi ay naka-fix lang. So, ito, adjustable yung pulley natin. So, may mga certain angles na pwedeng gawin dito. So, aside from doon, sa ano, may Smith machine din. Itong compact crossover natin. Ngayon, kung meron pang adjustable utility bench, kagaya na ito, demonstrate ko lang. Pwede ka nang mag-bench press dito sa ano, sa compact crossover. So, sa kagaya na ito, may adjustable utility bench ka, pwede ka nang mag-bench press dito gamit yung Smith machine. So, hindi mo lang dyan magagamit yung ano, yung utility bench. Kasi, palibasa ang adjustable ito, dito sa likod, meron siyang rack. So, let's say, pwede siya sa ano eh, pwede siya sa standard or Olympic na barbell. So, universal siya. So, gamit mo itong adjustable utility bench, pwede ka pang mag-bench press din dito. Pwede ka mag-flat, incline, decline, at saka shoulder press, at saka squat. So, pwede ka na mag-squat dito sa likod. So, ito yung ano, ito yung diferensya, malaking difference sa ano, sa ibang compact cross, lalo na sa imported, kasi yung mga imported na nakita ko, compact cross siya, pero wala siyang rack sa likod. Meron siyang Smith machine. So, yung sa atin, meron. Pero pa doon, tatlo yung makikita niyong poste. Tatlo. Yung mga nakikita ko imported, dalawa lang. So, mas matibay siya. Mas marami pa rin siyang magagawa. Plus, may warranty ito. Mabagit ko lang panoorin yung isang video ko. May imported na gamit. Pinagawa sa amin. Kasi itong shafting na to, imbis na solid, tubo yung ginamit ng ano, no imported. Kaya nangyayari, pag naglagay ng plato dito, lumulundo. Kasi nga malambot. Ito, shafting to. Solid yan. Aserado siya. So anyway, marami ka exercises na magagawa dito. Over 50 exercises yung magagawa mo. So, pwede ka mag-free weights dito sa likod. Pwede ka mag-machine sa gitna. Ito sa Smith machine. So, parang meron ka na talaga mini gym dito. Kung gusto mo, kung sanay ka mag-free weights, bench press, shoulder, squat, dito ka sa likod. Pwede ka rin mag-machine kung gusto mong mag-alternate ng mga program mo. So anyway, ito yung basic na design ng compact crossover natin. Pero, ang maganda kasi dito, pwede tayo mag-dag-dag na safety catch. Plug and play lang siya. Madali lang talaga. So, safety catch, just in case nagbabarbell ka dito. Tapos, nag-lock, nanghina ka, o hindi mo na kayang ibalik, dito mo na lang siya babaksa. Let's say, galing ka dito sa rack, nag-shoulder press ka, or nag-squat. Tapos, hindi mo na maibalik, wala kang spotter, bababak mo na lang na ganito. Para hindi delikado na pwede kang mahulugan ng ano, nung barbell. Lalo na kung ikaw lang mag-isa kasi home gym to eh. So, kalimitan, ikaw lang mag-isa. Baka walang makakita na nahulugan ka ng barbell. Tapos, isa pa pala sa pinagkaiba nito
sa ibang imported na compact cross na Smith, ito dalawa yung loader niya. Kung makikita mo doon sa ano, doon sa mga imported, isa lang sa likod. Magaang 'yon, magaang. Hindi katulad nito, hiwalay yung kaliwa, hiwalay yung kanan. So mas effective siya. Mas mura tayo kaysa imported, pero mas marami tayong magagawa. Plus, worst case scenario, may palpak. Mababalikan natin 'to. Hindi katulad ng imported, ang dami ko na pong naging inquire sa akin magpapa-repair kasi nasira yung imported na equipment, pero yung nag-import hindi naman talaga sanay gumawa ng equipment, kaya pag nasira hindi nila alam paano gawin. So yun ang malaking problema ng imported. Hindi lahat ng nagbebenta marunong mag-ayos kung sakasakaling may depekto. So anyway, yung safety catch natin is 3,000 pesos. Pero bukod doon, tapos pakita ko rin ano, yung safety lock natin dito sa mga J-hook, safety catch, at sa dips, dalawa. Kalimitan yan, isa lang yung makikita mo. Ang problema kasi, pag isa lang, pag minsan nakayuko. So, hindi siya ganun katibay. Hindi katulad to, dalawa yung locking mechanism niya. So, bukod doon sa safety catch, pwede rin tayo maglagay ng dips attachment. Plug and play lang, ganun lang kasimple. Tapos, very very safe na siya. Sturdy and safe. So, plug and play lang siya. Pwede mo nang gamitin ang dips attachment. Yung dips attachment is 4,000 pesos. So, yun. So, ito, ang pinagkaiba pa nung ano natin, pinagkaiba pa nung compact cross natin sa iba, tayo kasi, naglagay tayo nung attachment para sa rowing foot peg. At, pwede rin maglagay ng pang crossover. So, yung iba, ganyan lang. Hindi ka tulad sa atin, proper. Pwede kang mag-let pull down dito kasi may stopper ka. So, kahit mabigat, hindi ka aangat. So, sa rowing naman, ganoon din. Kahit mabigat, hindi ka susubsob. Bababa ko lang to. Ganoon lang kasimple, di ba? So, pwede ka na mag-rowing dito. May rowing bar tayo. So, may rowing foot peg, 2,000 pesos. Lat pull down stopper, 2,000 pesos. Tapos, yung isa pang upgrade na pwede natin gawin is, finally, tong loader, pwede tayong mag-gawing selectorized. Anytime. I mean, kunyari, binili mo siya sa akin ng plate loading ngayon. After 1 year, 2 years, 3 years, whatever, gusto mong gawing selectorized, pwede natin i-upgrade dyan kasi plug and play lang to. Naka-tornillo lang siya. So, anytime mo gustong gawing selectorized, pwede. Sa selectorized plates, tago 150 pounds siya, dagdag ka ng 18,000 pesos. 9,000 kada 150 pounds kada isang side. So, kung gusto mong i-upgrade na selectorized plates to, add ka lang ng 18,000 pesos doon sa presyo. So, ulit-ulitin natin ulit. Ang basic nito is 45,000 pesos. Compact crossover na siya na may squat track sa likod. 45,000 pesos. Tapos kung gusto mo naman i-upgrade ng Smith machine, lagyan ng Smith machine, additional 5,000 pesos. Gusto mo lagyan ng lat pull down stopper, 2,000 pesos. Gusto mo lagyan ng rowing foot peg, 2,000 pesos. Sa dips, another 2,000 pesos. At saka sa safety catch, 3,000 pesos. Tapos, kung makikita dito, naglagay din tayo isa pa rin upgrade to, deadlift rack. Just in case na wala kang mating dito or natatakot ka baka mabasag yung tiles mo, ito, additional na 2,000 pesos, pwede natin lagyan ng deadlift rack para doon muna ibabaksak yung barbell na yun. Plus, adjustable utility bench, 7,000 pesos. So, ulitin ko ulit, upgradeable siya. Kung magsimula ka sa pinaka-basic lang, pwede. Kung wala Smith machine, pwede. Tapos saka ka magdagdag ng Smith, ng selectorized plates, at iba pa. So, basically, yun yung medyo mas comprehensive na explanation para sa compact crossover.
Sundan niyo ibang mga videos namin kasi yung susunod ko ng mga videos is una, pagkukumparahin natin to at saka yun 4x4. Kaya makita mo yung 4x4, nakadikit siya sa pader. Ito naman ang disadvantage nito. Hindi siya nakadikit sa pader. So, kailangan mo may space para makapag-bench press ka. So, bukod sa comparison natin dun sa videos na yon, gagawa na rin tayo ito daily na exercise routine. Kasi kung makikita nyo, simula nung nag-lockdown, lumaki na po yung chan ko, tumaba ako. So, nagtuturo rin kasi ako ng intermittent fasting. So, matagal ako na napatigil, tapos nawala workout. So, abangan nyo kung paano natin gagamitin itong mga equipment na to, tapos magpapapayat tayo. Libre naman yon yung pagtuturo ko dayo. So anyway, abangan nyo po yung iba mga videos namin. Ako po ulit si RP na Jim Dipo. Maraming salamat po.